Okay, so welcome back to our C++ programming tutorial. So, ngayon, our topic will be the functions. Okay, functions is known as procedure in programming. Ano yung pinaka-advantage nito? Yung advantage ng function is reusable yung code niya. Okay? Reusable yung code niya. Gusto sabihin, pwede niyong gamitin paulit-ulit yung coding. Napakaganda ng function o gumagamit ka ng function kasi yung code mo is maiksi lang at pwede mo siyang i-call paulit-ulit. Ano yung gusto sabihin yan, sir? Gusto sabihin, gumagawa ka ng isang program na parang kinikategorize mo. For example, dito yung addition, dito yung subtraction, or dito yung multiplication, or whatever. Parang may kanya-kanya silang ginagawa. Okay? So, kinukol lang natin para yung code natin is hindi masyadong mahaba. Kasi kung hindi kayo marunong ng function, dito kayo magkukode ng magkukode. So, mahaba yung code mo. Pero kung marunong na kayo ng function na masisiparate mo yung every function na ng isang program. Okay. So, gagawin na natin dito. So, example, yung function is, limbawa, magpiprint tayo ng pangalan natin. Okay. Or string. Okay. Lalagay natin dito is public void. Example, public void display name. Okay? Lalagay natin dito, cout will be like this, cout, then jp sr, then end line. Next is cout. Lagyan natin dito is developer, programmer, for example. We'll put here programmer. Okay. So, ngayon, as you can see, dati, dito tayo naglalagay, di ba? So, ngayon, gumawa tayo ng isang function na ito, na itong function na ito is wala siyang return. So, sabihin, walang return na value. So, ang gagawin natin dito is ipiprint natin yung pangalan natin pero na nakaseparate na function. So, para ma-execute natin, kasi kung i-execute mo to, kung i-execute nyo yan, wala siyang i-execute. Kasi, wala laman-laman tong pinaka-main. Okay? Lagyan natin dito return na 0. So, may error dito. So, kanina, alisin na lang natin itong void. Example. Okay. Kung makikita nyo, wala ditong laman. Okay, wala siyang lumabas. So, para lumabas, i-call natin to. So, pag-call niyan, is ganito lang. Display. Parang i-copy mo lang to. Dito. So, ang code mo sa loob ng main, ito yung pinaka-code mo, ikinol mo lang to, so, lalabas na yung output. Hindi na ganito. Oops, sabi dito. Void display name dapat gumana to main single
Tingnan natin ilagay ito dito sa taas. Ayan. So, gusto ko sabihin, yung code mo dito sa pinaka-main mo is isang linya lang. Okay? Pero, andito yung nag-i-execute. So, madali lang yan, di ba? So, yan yung pag-display ng data. So, gusto kong sabihin, na gumawa ka ng function na dyan mo lang ilalagay yung mga gusto mong i-display. Then, pero dito sa pinaka-main program mo, i-call mo lang siya. So, gawa tayo dito ng, gawa naman tayo ng isang function na magkocompute ng dalawang number. For example, public int compute sum. Halimbawa, int x, then int y. Gusto kong sabihin, itong function na to may dalawa siyang variable, x and y. Then, return tayo, return. Lagay natin return sum. Lagay tayo dito lang. Variable na int sum. Sum is equal to x plus y. Then, return yung sum. So, ang mangyayari dito, lalagyan natin ng value ito. So, paano pag lalagyan natin ng value? So, paano yon? Compute. Okay, compute sum. Ayan. So, kung makikita nyo, may lalabas na parang dalawang parameter. So, lagyan natin ng 5. Ang x is 5 and then ang y is 10. So, dapat, pag kinumpute natin to, simple maglalagay tayo dito ng cout. The sum is 'yan. So pag clinic mo 'yan, ni-run mo. Ito. Try natin. Okay? The sum is 15. As you can see, lagyan lang natin 'to ng inline para mas maintindihan niyo. Okay, kung makikita nyo, ang code mo dito, isang linya lang. Pero andito yung computation mo. So, kanya-kanya silang ginagawa, di ba? Itong void display, ang ginagawa niya is, i-display niya lang yung pangalan ko, tsaka yung programmer. Then, gumawa ulit ako ng isang function, na ang ginagawa niya is, na accept siya ng parameter, x and y, papasahan ko siya, parang papasahan mo siya ng number, then i-compute niya. Then, i-re-return niya. Pag basta may data type dito na integer, double, or float, basta yung may mga number, or string, kailangan may return siya dito. Pero may ibabalik ka sa kanyang, may ibabalik ang value. Pero pag void, wala siyang i-re-return na value. Kaya dito mo ilalagay yung cout. Gets nyo? Pag may void, dito mo ilalagay yung cout, dyan mismo yung display. Pag integer or double or string or whatever data type except this void, may i-return kang value. So, gusto kong sabihin, yung x, pinasahan mo siyang data, ang pinasa mo is 5, then y, is pinasa mo is 10, nung kinumpute niya, 15. So, return mo yung 15. So, ito may laman ng 15 o parang ganito. Ito na yung pinaka-15 niya. Okay, iyan na yung pinakasagot. Ngayon, ano yung kagandahan nitong function? Kung makikita mo, pwede nating ulitin to. Pwede tayong umulit dito na paglagay ako ng cout. Okay, the sum of the second call is, lagay natin ng ganito. So, gusto ko sabihin, second calling natin, compute sum. Okay? Lagay ko naman dito is 90, then 120. Okay? Gusto ko sabihin,
Kung makikita nyo, okay, kung makikita nyo dito, dalawang beses ko siya tinawag. So, ano ang kagandahan? Pwede mo siyang ulit-ulitin, tawagin. Kasi kung hindi kayo marunong nito, ang gagawin mo dito is, maggagawa ka na naman isang variable para dito. Para sa 120. Mayroon tayong function na pwede nating pagpasapasahan lang ng number. Pasahan natin ng dalawang number. So, magiging makukuha niya yung sum. So, try nga natin. Yan. Ito ang una, pasunod-sunod. Ang basa niyan, line by line din. Kung ano ang una niyang binasa, ang unang binasa dito is display name. Kaya, dinisplay niya to. Okay? Ngayon, ang sunod na binasa niya, ito. So, ano ang i-display niya? Yung compute, sum, pero ito yung i-compute niya. Okay? Next is sum of second call. Pangalawang tawag natin, compute sum, pero 90. Then, 120. So, 210 ang tama ba? 210 ang value. Okay, ngayon, gawa tayo ulit dito. Kung makikita nyo to, dalawang variable to. Pwede naman nating gawin na tatlo. For example, ang gagawin natin dito is in get product. But is get product in A, in B, then in C. Gusto sabihin ng in product, kukunin natin yung multiplication. Okay, multiplication, yung sagot ng multiplication. So, mag-declare ako lang in prod. Okay, lalagay natin dito is prod is equal to A plus B plus C. Then, return kung ano yung sagot, prod. But, ano yun, sir? Bakit A, B, C? Kasi ito, wala pang laman yan ngayon, di ba? Lalagyan natin lang naman parang papasaan, parang basketball lang yan. Kung maglalagay ka dito ng unang number, pangalawang number, at pangatlong number. So, paano yun? Pag COT naman ako dito, the product is get, so simple yung pangalan ng function. Then, kung makikita nyo, tuturuan agad kayo ng computer, ng compiler, na kailangan maglagay kayo ng number sa int A, sunod sa int B, and int C. So, lagay natin dito ng 20. Then, kung makikita mo, nag-bold na naman yung letter variable B. So, gusto kong sabihin, parameter, second parameter. So, lagay natin ng pangatlo. Then, letter C, third parameter. Ang tawag pala dito is parameter. Parameter variable dito. Ito yung parameter. Ito naman yung value na ipapasa mo dun sa parameter. Ang tawag dyan. So, napakadali, di ba? So, yun lang. Yan yung tinatawag na function. Ang kagandahan ng function is, pwede mo siyang i-call ng i-call sa kahit anong programming. Program. So, reusable yung code niya. Kasi kung hindi kayo marunong, kung makikita nyo dito, yung code natin is apat na linya lang, di ba? Apat na linya lang. So, kung hindi kayo marunong ng function, lahat ito, ilalagay nyo dito. Lahat itong mga code na yan, ito, tsaka ito, dito mo siya ilalagay. So, yung code mo is mahaba na. Ang tawag doon is code optimization. Code optimization, it means mapapaiksi mo yung code na nandun sa main. Hindi yung diretso ka lang mag-code. So, sabi, nahahati-hati mo yung ginagawa ng program mo. For example, dito nga, sabi nga dito, is ito magdi-display lang ng pangalan, ito naman mag-compute ng sum, ito naman magkukuha ng product. So, kung kanya-kanya silang trabaho, ngayon, ikukul mo lang siya by ganito. Okay? Papasahan mo lang siya ng mga number. Ito, pasahan mo ng number. Ano ang pinasa ko dito sa compute sum?
makikita mo, pinasahan ko dito ng 90. Ngayon, yung pangalawa, pinasahan ko ng 120. Ngayon, kinol ko ulit. Kinol ko ulit. Pwede naman, ito naman yung pinasa ko, 5. Sunod, 10. Kung makikita mo, ito dalawa. So, dalawa rin dito. Kung ito tatlo, tatlo rin dito. Hindi ka pwedeng maglagay dito ng... Hindi ka pwedeng... Yung compute sum is dalawa lang ang parameter. Maglalagay ka dito ng 3. So, mag-i-error siya. Kung makikita mo, mag-i-error siya. Kasi, yung compute sum, gustong sabihin, dalawa lang naman ang parameter. Kaya dapat, dalawang number lang ang ipapasa mo. Kasi, yung parameter niya is 1 and 2. So, dapat, dalawa rin dito ang ipapasa mo. Hindi pwedeng dalawa doon, pero tatlo ang binasa mo, hindi pwede. Kasi wala na siyang hahawak na variable doon. Okay, wala na siyang hahawak na parameter. So, I hope na intindihan nyo yan. Ayan, napakasimple. So, kayo na ang bahala kung anong ang discarding gagawin nyo. Basta, ang pinaka-purpose natin dito is gumawa kayo ng function. Ayan, yung mga function is ganyan. So, gawa pa tayo ng isa dito. For example, ang gusto kong gawin dito is subtraction naman. Int get subtraction. Yan. Subtraction. So, ilagay ko dito is int letter F then int h. Halimbawa, yan yung variable ko. So, sa subtraction, kukunin ko yung minus nyan. So, int sub, for example, subtraction. Okay? Then, sub minus equal F minus H. Okay? Then, return. Tandaan nyo na pag hindi ito, pag ito ay hindi void, ang void kasi walang return, kaya hindi tayo gumagamit itong return na to. Pag void, no return. So, it means dito tayo mag-display. Pero kung may variable, ay may data type yan dito na integer, float, double, string, or whatever, except this void, kailangan nating maglagay ng return. So, kung makikita mo dito, i-return natin dito yung sagot. Ito yung sagot, ito yung sagot, kaya ito yung ni-return natin. Ngayon, pag kinol natin siya dito, dito natin nilalagay na the subtract, ano ba yung ano, difference? The difference is, lalagay natin dito, ikukol ko lang yon, get subtraction, subtraction, ilang number, kung makikita nyo, tinuturuan kayo, lagay ko dito is 5, then 2, then end line. So, kukunin niya na yung sagot niya. Try natin. Okay, so makikita nyo, sub, line by line din yung tawag niya. So, kung makikita nyo, ito yung display name, ito yung output niya, yung dalawa. Ito naman, the sum is, kung makikita nyo yung ano niya, pagtawag niya is compute sum 510, kaya naging 15 yung computation. Dito naman, 90 and 120, 210 ang sum niya. The product, ito, product niya 20 times 30 times 50, yan yung magiging product niya. Tama ba? Yung get product is 20. Dapat times yun dito, hindi plus. Times, kaya pala medyo maliit, dapat malaki yun. Okay, ulitin natin. 30,000, kaya pala medyo maliit kanina. Ayan. Then, the difference is 3. So, 5 minus 3. Kung makikita nyo, pinasa mo lang tong number na to dito. Itong 5 dito mo pinasa sa F. Itong 2, pinasa mo sa H. Kaya, nag-subtraction ko dito, binalik mo yung, ni-return mo yung sub, ito yun. Then, ayan lang. Okay? So, sana na gets nyo yan. Marami pang example nyan. Marami pang example. Pero, dito pa lang, tapos na yung naintindihan nyo na yun. Sigurado, may intindihan nyo na to.
hindi mo na kailangan ng maraming sample. Ito lang, basta tandaan nyo, ito, number na to, ito yung ipapasa mo doon sa parameter. Tandaan, natuturuan naman kayo ng compiler na pag ginalagyan mo yan ng ganyan, tinuturuan kayo ng compiler na ilan bang number ang ipapasa ko. Okay? Ngayon, mayroon din tayo dito. Lagyan natin ang string. String get string get get name. Get address nila, get address. Kunin ko yung address, no? So string add address, halimbawa. Okay. Sabi ko sa inyo, pag address, i-return natin yung address. Return address. Ayan. Kung anong pinasa mo, yun din yung i-output niya. So, halimbawa, cout get address. Ayan, get address. Get address. String, lagay ko dito is kamarinis sur. Ayan. Marinis sur. So, ngayon, try nga natin kung gagana. End line. Okay. Nerun ko siya. Okay. Kamarinis sur. Ayan. So, ang purpose nito, kung ano yung pinasa mo dyan, yun yung i-re-return niya. So, pwede kong gamitin ulit. Cout, get address, yan. Lagay ko dito is, lagay natin is Saudi Arabia. Yan. Yan. So, dalawang basis ko siya tinawag. Gusto sabihin, reusable. Pwede mo siyang ulit-ulitin tawagin. Basta, kung anong gusto mo mangyari doon sa output, pwede mo siyang tawagin. So, gusto ko dito, instead na gagawa ka ng program na dalawang code or ano, pwede mo siyang gamitin. Isang, pwede mo siyang tawag-tawagin. Gaya nitong compute sum, dalawang basis ko. So, dalawang number, dalawang magkaibang number ang pinacompute ko. So, pwede, pwede yon. Pero ang code niya, ganito lang. Ganon din dito sa address. Okay? So, try nga natin. See? Kamarin source, Saudi Arabia, then kanya-kanya. Kanya-kanya. So, ngayon, ano ang pagkakaintindi nyo sa function? Ang function is procedure. Or, kung ang function is kanya-kanya siyang ginagawa. Ito may kanya-kanya ginagawa at kinukul mo lang yung function na yun. Okay? Yung function is known as procedure. Procedure. So, sa programming, gamit na gamit to kasi hindi ka pwedeng mag-program na halos nasa isang coding lang. Hanggang andito lang lahat. So, medyo mahaba yung code. So, medyo kung ano, pangit tingnan. So, mas maganda yung may mga kanya-kanyang ginagawa, function ang tawag doon. So, sa ibang, ano na, pag medyo advanced na, dyan na papasok yung classes and methods. Pero ngayon, function pa lang, so medyo halos the same purpose lang. Okay? The same style, the same purpose, the same reusable pa rin yung code. Pero pag doon na kayo talaga sa ano, is gagawa na kayong classes and methods. Ito, dito, ito yung tinatawag na parang mga methods. Okay? Nasa isang class, tapos ito yung mga methods na. Ano methods? Ito yung mga ginagawa ng isang class. Pero focus muna tayo dito sa function, na ang function is may kanya-kanya siyang ginagawa. Ito, isang function. Ito, tatawagin natin isang function. Ang function niya ay mag-display. Ito naman, ang function niya mag-compute ng sum. Ito ang function niya mag-compute ng product. Ito, function niya mag
get ng subtraction, and ito naman ang function niya is mag return ng address. So, ayun. Sana naintindihan niyo 'yan. Is ito ang basic na example diyan, pero sa mga kung may mga ipapagawa sa inyo, madali na lang sa inyo kasi tandaan niyo lang kung ilang parameter 'to, 'yun din 'yung ipapasa niyo. Kung makikita niyo ito string, kaya ang pinasa ko may double quote. Tandaan niyo. Hindi ka pwedeng magpasa dito ng number. Hindi ka pwedeng magpasa dito ng number kasi mag-error siya. Alam mo kung bakit? Kasi yung 10 is number. Pero itong pagpapasahan mo is string. Kaya dapat naka-double quote din siya. May double quote. Pag may double quote, it means string. Kung makikita mo to, ito, 5 tsaka 10, ito yan, compute sum, 5 tsaka 10, integer yan pareho. Kaya kung maglalagay ka dito ng 5 na may double quote, mag-error din siya kasi hindi naman pwedeng ipasa mo yung string doon sa integer. So, dapat kung integer, number siya. Kung string, may double quote siya. Kung character, single quote siya. Yan. So, yan. Yan ay tinatawag na function. So, I hope you understand this tutorial. Napakasimple. Simple ang Tagalog, simple ang explanation, at kahit anong gawin nyo, basta gumawa kayo ng function, kahit anong ipagawa mo dyan sa function, at ganito lang ang pagkukong niya. Okay? So, I hope you understand. Please like this video if you want, and then if you have question, just comment and subscribe to our channel. Thank you.